Nagtanong-tanong po kami sa mga tao kung sino at ano ang pagkakilala nila kay Jesucristo. Nakakagulat po na may iba't iba silang sagot. Alamin po natin iyan. Who do you think Jesus is? Sino sa tingin mo si Jesus Christ? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Regarding sa how do you understand who Jesus is? Sino po si Jesus Christ sa pagkaunawa ninyo? Ano po yung pagkakilala niyo po kay Jesus Christ? Sino sa inyo ang pagkakakilala niyo si Jesus Christ? Sino si Jesus Christ sa buhay namin? Ano yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Ano po yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Ano yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Ano po yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Isang tanong lang naman. How are you? Sino si Jesus? Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Kung kayo po ang tatanungin, ano ang maaari niyong sagot? Hindi ba't ang ating bansa ay kinikilalang tanging Kristiyanong bansa sa Asia? Ngunit bakit may iba't iba tayong pagkakilala kay Kristo? Alamin po natin sa video ito kung sino nga ba si Jesus ayon sa mga tao at ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kanya. Bago po natin sagutin ang tanong patungkol sa Panginoong Jesus, ay nais ko pong magpasalamat sa dumarami nating mga viewers. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe ng channel na ito, ay hinihimo ko po na magsubscribe na kayo. At pakishare din po sa iba upang makatulong po kayo sa ministering ito ng pagpapalaganap ng mga turo na naaayon sa Biblia. Ang inyo pong gagawing pagsuporta ay malaki rin pong encouragement sa akin. Sino si Jesus? Ano ang pagkakilala ng mga tao sa kanya? May mga relihiyon na ang kinikilala ay iisang Diyos lamang o yung tinatawag na monotheist. Ngunit mayroon ding may kinikilalang mas maraming Diyos na tinatawag namang polytheist. Ang mga Kristiyano ay monotheist o may iisang kinikilalang Diyos lamang. Ngunit may pagkakaiba ng paniniwala sa pagiging isa ng Diyos. Tama po na may iisang Diyos lamang at malinaw din itong sinasabi sa Biblia. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Bagamat may iisang Diyos na sinasabi ang Biblia, sinasabi rin ito na si Jesucristo ay Diyos at ang banal na Espiritu ay Diyos din. Kung ang Diyos ay Diyos, si Jesucristo ay Diyos din at ganun din ang banal na Espiritu, hindi ba't parang may tatlong Diyos? At ito ay kontra sa sinasabi ng Biblia na may isang Diyos lamang. Ang katuroan na tinatawag na Trinity ay nagpapakilala sa iisang Diyos sa tatlong persona. Ito ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bagamat may mga nagsasabi rin na Kristiyano sila, ngunit hindi naman tinatanggap ang turo ng Trinity o pagkakaroon ng iisang Diyos sa tatlong persona. Pero may mga talata naman sa Biblia na nagpapahiwatig ng kaisahan ng Diyos at ng Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Isa po rito ang talatang Mateo 28, talatang 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ganon din naman sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay isa
sa Juan 10, talatang 30, ako at ang Ama ay iisa. Maging sa ikalawang Korinto, 13, talatang 13, naway sumainyo lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu. Makikita natin sa mga talatang ito na may pagkakaisa ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo at ang Banal na Espiritu. Biyaya ng Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos at pakikisa ng Banal na Espiritu. Sa aklat naman po ng Gawa 5, talatang 4 hanggang 5 ay makikita natin na sinabi ni Apostol Pedro na si Ananias ay nagkasala ng pagsisinungaling sa Banal na Espiritu. At pagkatapos ay sinabi ring nagsinungaling siya sa Diyos. Ito ay pagpapahiwatig din na ang Diyos at ang Banal na Espiritu ay iisa at Diyos. Bagamat po hindi patungkol sa Trinity ang nais kong bigyan ng tuon sa bidyong ito, ay mahalaga po na malaman natin ang patungkol dito upang kilalanin si Jesus bilang Diyos. Mahalaga ang pagkilala kay Jesus bilang Diyos sapagkat ang kaligtasan ay gawain lamang ng Diyos at hindi kailanman ng tao. Kung si Hesukristo ay hindi Diyos, hindi siya maaaring maging tagapagligtas. May mga nagsasabi kasi na si Jesus ay isang mabuting guru lamang, isang propeta, isang tao lamang na nabuhay noong 2,000 taon na ang nakalipas. Ngunit kung kayo po ang tatanungin, sino si Hesukristo para sa inyo? Ano ang pagkakilala niyo sa Kanya? Panoorin po natin ang ilang mga tao ang aming tinanong patungkol dito at ito po ang kanilang mga sagot. Do you think Jesus is? Jesus is our Savior. Our Savior. Yeah. Okay. Any more? No, it's okay. Jesus is our Savior. What country you are? I'm from South Africa. South Africa. South Africa. Okay, so thank you so much. Sino sa tingin mo si Jesus Christ? Anong pagkakakilala mo sa Kanya? Ama natin. Ama? Okay. Anong nagawa niya sa atin? Marami. Gaya ng? Nabuhay siya, di ba, dito sa mundo? Anong nagawa niya? Ano yung pagkaunawa mo sa ginawa niya? Nilikha tayo. Nilanak na tayo. Okay, nilikas na tayo. Pilipino kayo? Or... Ahab American. Okay. So, it's just a simple question regarding how do you understand who Jesus is? Who is Jesus Christ? Jesus Christ isa po sa may tanggol sa mga tao rin at sa mga tao at siya po may sacrifice sa mga sins natin. Okay, thank you so much. God bless you. Isang question lang naman. Ano po yung pagkakilala niyo po kay Jesus Christ? Jesus Christ talaga yung Panginoon natin. Yung talaga siya ang
kailangan magtiwala ka sa kanya at magdasal. Lahat naman ang hinihiling mo, ibigay naman niya. Salamat po. Kayo. He's our savior. He's our savior. Salamat po. Thank you very much. Ano po? Ama ng lahat. Ama ng lahat. Ah, thank you. Thank you. Ama ng lahat. Ama ng lahat. Question lang naman. Sino si Jesus Christ sa buhay natin? Our Lord and our Savior po. Ah, okay. Our Lord and Savior. Sino si Jesus Christ sa buhay natin? Ano po? Same din po. Lord and Savior. Okay. Ayun din. Okay. Ano yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Sino si Jesus Christ? Jesus Christ is our Father. Our Father. Very good. Thank you. Si Claypot. Jesus Christ. This is our Savior. Our Savior, very good. Thank you po. Ano po pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Tagaligtas eh. Tagaligtas. Tagaligtas, okay. Thank you so much. Okay po. Ano po yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Ang Panginoon natin, siya ang pan sa atin, nagsalba sa atin. Siya pa rin ang nagtubos sa lahat ng ating kasalanan. Ano po yung pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Siya yung tagapagligtas. Ay, siyempre po siya ang ating Diyos sa tagapagligtas. At ano yung epekto ng ginawa niya sa atin? Sa atin, siyempre yung pagbabagong buhay, mas na lamang pa natin yung kahulugan kung bakit tayo nabubuhay para sa Kanya, para kay Kristo. Sa Biblia, sa Mateo 16, ay nagtanong si Jesus sa kanyang mga tagasunod kung ano ang mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Sinabi ng ilan na siya raw si Juan na taga-bautismo. May nagsabi naman na siya ay si Elias o si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero nang tanongin sila ni Jesus nang, para sa inyo, sino ako? At dito sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ni Jesus kay Pedro na, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Mateo 16, talatang 17. Sa sinabi ni Pedro na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay ito ang sagot na kinilugdan ni Jesus. At ito rin ang pahayag ng Diyos kay Pedro upang mapigkas niya ang pagkilalang ito kay Jesus. Hindi ito nagmula kay Pedro kundi ipinahayag ng Diyos sa kanya. Alam natin na naging tapat na tagasunod ni Jesus si Pedro, bagamat pinagkanulo niya ito ng 3 beses, ay nagpatuloy naman siya sa paglilingkod sa pamamagitan ng pangunguna, sa pagpapahayag ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo hanggang kamatayan. Ang paglilingkod ni Pedro at mga apostol ay paglilingkod na hindi sa tao, kundi sa Diyos, sapagkat kinikilala nila si Jesus bilang Diyos. Ikaw kaya, kaibigan, para sa iyo, sino si Jesus? Sinabi rin ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ayon po yan sa Juan 14, talatang 6. Paano ba magiging tanging daan si Jesus papunta sa Diyos? Sinabi ng Bible sa Juan 1, talatang 12-13 na ngunit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil lamang sa kalooban ng Diyos. Tanging sa pananampalataya lamang sa anak, kay Jesucristo, ang sino man ay makakalapit sa Diyos at mabibigyan ng karapatang maging anak. At ito ay hindi sa anumang kayang gawin ng tao, kundi sa kalooban lamang ng Diyos. Kung paanong walang kinalaman ng tao sa pisikal niyang kapanganakan, ay ganun din sa kapanganakan niyang espiritual. Hindi alam ng mga magulang natin na tayo ang lalabas sa mundong ito. Hindi rin alam kung lalaki ba o babae ang magiging anak nila. At hindi rin alam na kung magkakaanak nga sila sa hinaharap. Ito ay kapasyahan lamang ng Diyos na may hawak ng buhay ng tao at ganun din ang espiritual na kapanganakan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Juan 3, talatang 8. Kaya naman, ang kapanganakang espiritual ay gawain lamang ng Diyos at walang kinalaman dito ang tao. Sapagkat ang Diyos lamang ang may gawa upang ang sino man ay maligtas. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo na nag-alay ng kanyang sariling buhay upang ang tao'y matubos sa pagkakasala at muling nabuhay sa ikatlong araw bilang katagumpayan ng ginawa niyang pagliligtas. At ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos Ama sa langit. Marami po tayong pinagkakaabalahan sa mundong ito at may mga bagay naman talaga na mahalaga natin gawin at dapat nating pagkaabalahan upang tayo ay mabuhay at makatulong sa ating pamilya. May mga pangarap din tayong gustong makamit sa mundong ito tulad ng makatapos sa pag-aaral, magkatrabaho, makaipon at makabili ng bahay o sasakyan o magkapamilya at ganun din gustong makapag-abroad at kumita ng medyo malaki-laki naman. Bagamat ang mga ito ay mabuting bagay, ngunit sinasabi rin ng Biblia na ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakan niya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Ayon niya sa Mateo 16, talatang 27. Maaring nakikita natin ang kalagahan ng ating mga ginagawa sa ngayon, pero nawa po ay makita natin ang mas mahalagang bagay na ito, ang pagkilala at pananampalataya kay Jesucristo na siyang mag-aalis sa atin sa kaparusahan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mahalaga po na kilala natin si Jesucristo bilang Diyos at tanggapin na hindi siya lumitaw lamang sa mundong ito noong ipinanganak ni Maria na kanyang naging ina sa lupa bilang tao. Si Jesus ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa bago pa likhain ang lahat ng likha. Tandaan natin na espesyal ang pagkabuo sa kanya sa sinapupunan ni Maria. Hindi ito nabuo sa normal na paraan tulad ng karaniwang tao na may ina at amang tao din. Si Jesus, bagamat may inang tao, ay wala namang amang tao. Kundi ang banal na espiritu ang bumuo sa sinapupunan ni Maria upang maipanganak siya sa mundo. Si Jesus ay kasama na ng Diyos nang pasimula pa. Kasama na siya ng Diyos nang likhain ang mundo at lahat ng mga nilalang, may buhay man o wala. Malinaw rin niya sa sinasabi ng Juan
isa, talatang isa at dalawa. Nang pasimula na roon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Tulad ni Pedro ay kinikilala din ni Tomas si Jesus bilang Panginoon at Diyos. Ayon sa 1:20-28, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. At sinabi ni Jesus sa kanya, naniwala ka na ba dahil na nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Maaring may iba kang pagkakilala kay Jesus. Ngunit, dalangin ko po na iyong pag-isipan at magkaroon ka ng kamalayan sa pagkilala kay Jesus bilang Diyos at Panginoon at tanging sa atin ay makapagliligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Sinabi ng Biblia na ang pananampalataya kay Jesus ang tanging makapagliligtas sa tao sapagkat siya lamang ang daan patungo sa Ama. Ngunit ang tanong ko sa iyo ay, handa ka bang kilalanin siya bilang Diyos? Handa ka bang manampalataya sa Kanya? At handa ka bang magpaligtas sa Kanya? Upang dumating man ang oras ng ating paglisan sa mundong ito, ay may patutunguhan tayong mas magandang buhay sa piling ng Diyos at maligtas sa paghatol na darating. Kaya ngayon, hindi nahatulan ng kaparusahan ang mga anak kay Kristo Jesus sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Yan po ay nasa Roma 8:1-3. Kung kayo po ay may katanungan o paglilinaw, ay maaari niyo pong ikomento sa comment section upang akin namang matugunan. Iniimbitahan ko rin po kayo na panoorin ang mga videos sa aking YouTube channel at ang inyo pong pag-subscribe at pag-share sa mga video nito ay isang malaking encouragement po sa akin. Maraming salamat po. Sa muli po, God bless po.